hello everyone, to all my friends. Meron akong gustong i-share an experience that I felt napakagandang ikwento. Part ng documentations ko itong mga kwento na to. So ipopost ko siya sa Over My Cup of Tea. Then ipopost ko din to sa aking Coach Vanjie, itong video na to. Okay, isinishare ko sa inyo that I'm a wellness coach. Actually, katatanggap ko lang nung pin ko, 16 years na. Okay, praise God. Iyan ang milestone ng life ko na very, very sweet sa memory ko. Parang hindi ko siya easily maigi-give up. Sobra ko siyang in-embrace. So, whenever I'm called coach, wellness coach, Vanjie, meron something dun sa pangalan na yun. And it was not just coaching, business, or health. Hindi lang siya ganun eh. It's something more personal for me. Okay, I want to share with you one experience sa pagiging wellness ko po, a wellness coach ko. I had the chance to travel different countries. Yan. Sabi ko nga, I've been to 10 countries many times, 30, 40 times, ewan ko, no? Marami. I've been to Bangkok, Korea, US, India, Singapore, Malaysia, South America, Venezuela, Macau, Taipei, Hong Kong. Okay, yung iba pa ulit-ulit, lalo na yung mga Asian countries, no? Parang nakabisado ko na Malaysia, Singapore, yung ganyan, Macau, yan. So, dun sa ganun, it was a blessing for me. Ang point ko ngayon, meron akong hindi makalimutan kasing experience that I felt talagang tumatak sa akin, why I'm very passionate whenever I share about my wellness result. You know what? Ito pong pagiging coach namin, no, sa wellness, it's not just because we do the business, but rather we are the result of whatever we are doing. Okay. Nung nagkaroon ako ng chance na makapunta sa Amerika, sa Los Angeles, sa LAX Airport, no, matagal akong yung flight ko, nag-iisa na lang ako, wala na akong kasabay nung pauwi ako. Galing pa ako sa kapatid ko sa Florida. So, nag-fly ako going back to LA, LAX Airport. Ngayon, nung time na nasa LAX Airport ako, ang tagal na naghihintay ako. Tapos, first time kong nag-travel ng Amerika, parang hindi ko talaga gamay, no? Ano yung gagawin ko? So, tahimik lang ako, naghihintay. Hindi naman ako magugutom. Of course, I have my wellness product. Ang napakadali sa akin ng pagkain. So, kahit naghihintay, okay lang. Pero nakikiramdam ako because I was very new sa US. Nung pauwi na yon, I had the chance to meet Filipinos na dalawa din. Naging kabonding ko. Yung actually, tatlo yon. Yung isang matanda na katabi ko sa LAX Airport. Nag-iisa din siya. Pero ang matatanda pala, pag umuwi sila sa airport, naka-wheelchair na hindi na sila pinapalakad. But I had the chance to help yung older woman na yon na binantayan ko yung gamit niya kasi may something siyang aayusin. Salamat, nagtiwala siya sa akin. Kasi during that time, sinasabihan ako, wag kang basta magtitiwala ng mga gamit mo na iiwanan mo sa airport. Sabi ka nun. So, nung time na yon, nagkaroon ako ng kakwentuhan din ulit na dalawang Pilipina kasi makwento ako eh, hindi ako pwedeng tahimik sa upuan. So, nanandun na ako sa kwento-kwento hanggang sa I met them. I can no longer remember them, but this was in 2007 kasi. Imagine nyo, during that time, 2005, 2-3 years pa lang ako sa ginagawa ko. So, nakakatuwa. It's my pang-ilang Bangkok, Korea, third country agad ang US. So, I was given a multiple visa, 10 years multiple visa sa ng US Embassy. So, praise God. So, yun yung first travel ko ng US. Ang nangyari dun sa dalawang Pilipina na na-meet ko, kwentuhan kami. One is going back in the Philippines after 5 years, vacation, syempre. And the other one is 2 years. So, nakakatawa yung mga, alam mo yung mga typical na Pilipino na ang mga iuuwi nila, no? Yung makita mo na totoo, hindi ko siya makalimutan, yung mga cheese na, yung sa hand carry niya, noodles. Alam mo, typical na Pilipino talaga. Na, yun yung ganun. So, I was very observant.
Pero nakakatuwa, naging kaibigan ko sila. So, bonding. Tapos tinanong nila ako, one is again, no, 5 years bago umuwi, isa, 2 taon. Ako, when they asked me, ilang taon ka ba dito? Ganyan, ako naman daw. I told them, 18 days. So, 18 days, ha? 18 days, ganito, ganyan. Bakit hindi ka mag-i-stay? Actually, I was offered din na mag-stay pa muna kahit at least 3 months. So, no, uwi na ako, naiinip na ako. So, I just went here for a business event namin. Sabi ko ganyan. Then, na-invite din ako ng sister ko sa Florida. I had the chance na makapunta sa Disney World. Yung ganyan. So, it's really a lifestyle for me, yung experience ko sa US. But then, nung pauwi na, hindi ko makalimutan talaga yung dalawang Filipina. Kwentuhan kami hanggang sa eroplano, medyo magkakalayo kami. But they asked me, during the time na bago kami nagpumasok, papasok na kami sa eroplano, they were telling me, one is telling me, oh, wellness din ako. Ganito yung company namin. Actually, katabing-katabi namin yung company nyo. Sabi niya ganun. Ah, okay. Sabi niya ganun. Sabi niya, magkano ang binibigay sa inyo? Sabi niya ganun. So, sabi ko, eto, sinabi ko naman din, ano yung percentage ng income namin, magkano binibigay ng company, ganyan. So, for me, it's very generous na para sa akin yung sinabi ko. Pero, she tried to compete kung ano yung sinasabi ko, telling me that their company, their business opportunity is better than what I have. Ah, okay. Sabi ko parang ganyan. But then, sige, halos ibenta niya yung company niya. She was the one talking to me. Yan, excited lang ako kasi Pinoy, at least may kasama na ako. Then, nung time na yon, ilang oras din yung biyahe from LA to nag-stop over kami sa Taipei. So, ilang oras kami doon sa Taipei. Nag-bonding uli kami. Kain kami sa isang kainan doon sa loob ng airport. Napakalaki ng noodles. Naghati-hati kami tatlo. So, parang naging very close kami. You know what? Ang nakakatuwa lang talaga that I am so proud with what I am doing. Bakit hindi ako nasisway to for whatever offer? I just told them nung very persistent na siya na I should try their company. I was very humble and bring out my pictures before. Nagulat sila ang tanong, sino yan? Sabi ko, you know what? This was me before. So that was 3 years. 3 years, amazing. So ibig sabihin, sa 3 years na yun, I had an amazing result. Nagulat sila. After that, yung isa, both of them, yung isang nag-i-invite sa akin, she stopped inviting me. Sabi niya, oo nga, kasi both of them, they are not in their healthy state. So sa akin, yun lang. Anybody who can contradict dun sa sinasabi ko, I will always come out with my result. And result speaks, yun na. So, it's worth sharing itong reason na to bakit ako nagwe-wellness coaching. It's not because of the selling part, but rather, I am a product of the product. Kung ano man yung ginagawa ko, even people whom I'm talking to, hindi ko kayo pinipilit to bring sa ginagawa ko. But if you wanted to experience that, and you wanted me na matulungan ko kayo, it will be my privilege. But if nakwentuhan ko kayo, you have other options pa rin, walang problem doon. Let's stay be friends lang talaga, yung ganon. So, nakakatuwa yung experience ko na yun sa US. So, what happened nung umuwi na kami, one of them, nag-meet kami, and she started the product. Amazing. That was an amazing experience. And now, siguro nagkikwento ako nito. It's because soon it will be my birthday on March 23. March 23 kasi yung ID ko. Magbablog ako ng March 23. I'm going to share my, kumbaga, yung aking journey. So, yun na po. Thank you so much that up to this point in time, I'm enjoying my result. Parang mas bumata pa nga yung ayos ko. Siguro yung gano'n na, praise God. I'll be turning 55. To God be the glory. Mag-iidad man tayo, but still, ang dami pa natin pwedeng gawin.
and being positive, being help, ano yan, maraming pwedeng tulungan, alam mo, and yung faith natin, patuloy nating i-share, mape-bless din yung ibang tao, and let it be a legacy, and for me, it will give glory to God. Yan, so thank you so much, have a blessed evening. I hope po, simple man to, may makatch kayo na matapos nyo rin napakinggan tong video na to. Thank you so much. God bless. Good night.